Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Saranghe! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Mississauga, Ontario, Canada. Ang Mississauga ay isang Ojibwe word na may ibig sabihin na River of the North of Many Mouths. Ito ang 7th most populous municipality in Canada. Meron itong populasyon na higit kumulang 717,000. Kilala ang Mississauga sa makulay nitong sining, mga historic villages, recreational parks at mga shopping centers. Dito rin makikita ang Toronto Pearson International Airport. Ito ang pinakamalaki at pinakabising international airport sa Canada. Ang Mississauga ay mayroong matatag at diverse na business community na binubuo ng malalaking knowledge-based industry sa Canada. Ang sector na ito ay binubuo ng advanced manufacturing, financial services, information and communications technology, life sciences, smart logistics at marami pang iba. Marami rin ang nahihikayat na tumira sa lugar na ito dahil meron itong balanse ng busyng syudad, malawak na berdeng kakahuyan at meron itong family-friendly community. Sa lugar na ito nakatira ang pamilya ni Linda Anderson. Ang kaso ni Linda Anderson at ng kanyang dalawang anak na babae na sina Elizabeth at Sandra ay isa sa pinakanakakatakot na pangyayari na maaring pagdaanan ng isang pamilya. Natagpuan ang bangkay ni Linda Anderson na wala ng buhay sa kanilang sariling bathtub noong January 18, 2003. Ngunit ano nga ba ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay at ano ang kinalaman ng dalawa niyang anak sa kanyang kalunos-lunos na sinapit? Samahan niyo ako at ating tuklasin ang istorya sa likod ng pagkamatay ng isang ina sa kamay ng kanyang dalawang anak. Si Linda Anderson ay biktima ng murder ng kanyang dalawang dalagitang anak na babaeng sina Sandra at Elizabeth Anderson noong January 18, 2003 sa Mississauga, Ontario. Ang mga pangalang Linda, Sandra at Elizabeth Anderson ay mga alias lamang na nilikha ng isang journalist na si Bob Mitchell sa pagsisikap na protektahan ang kanilang pagkakakilanlan. Ang tunay na pangalan ng mga batang babaeng ito ay protektado sa ilalim ng batas ng Youth Criminal Justice Act ng Canada. Si Linda ay ipinanganak noong April 5, 1959 sa Poland at nag-take ng flying lessons na siya namang na-enjoy nito. Lumipat siya sa Mississauga sa Toronto, Canada noong 1980s. Di kalauna nagpakasal si Linda at ito ay nagbunga ng dalawang anak na babae na sina Sandra at Elizabeth. Ngunit kalauna ay iniwan din sila ng kanyang asawa kaya pinalaki ni Linda ang kanyang mga anak na mag-isa. Nagtrabaho si Linda bilang isang X-ray technician habang pinagsasabay-sabay ang iba pang trabaho upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Hindi naman nagtagal, nagsimula siyang makipag-date ulit sa isang lalaking alkoholik at kalaunay nauwi din ito sa pagpapakasal. Nagbunga ang pagsasama nila ng isa pang anak na lalaki na pinangalan ng Bobby. Sa kasamaang palad ay hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Madalas siyang pagbuhatan ng kamay ng kanyang pangalawang asawa at tila mas lalong lumala ang pagkalulong nito sa alak. Noong 2001, tuluyan na silang naghiwalay matapos itong mahatulan ng domestic violence at drunk driving offenses. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Linda ang pagtatrabaho upang masuportahan ang kanyang tatlong anak. Ngunit ang masamang bisyo ng kanyang asawa ay nagdulot ng malaking impluwensya kay Linda. Nagkaroon siya ng depresyon na nauwi sa pagiging alkoholik nito, isang sitwasyon na malamang ay pinalala ng patong-patong na problema sa pamilya ni Linda. Sa paglipas ng panahon ay tila mas lumala ang addiction ni Linda sa alak. Taong 2003, hindi na kinaya ni Linda ang magtrabaho. Tuluyan na siyang nalulong sa alak na naging sanhi ng pagkabahala ni Sandra at Elizabeth. Isang taon lamang ang pagitan ng edad ng magkapatid. Si Sandra ay pinanganak noong 1986, habang si Elizabeth naman ay noong 1987. Ayon kay Sandra, siya di umano ay biktima rin ng physical at sexual abuse ng dating boyfriend ng kanyang ina na si Dog, hindi niya rin tunay na pangalan.
pinagtapat iyon ni Sandra sa isang pari sa isang summer Bible camp, ngunit wala namang ginawa ang pari. Hindi niya ito inireport sa pulis o nagpakita man lang ng kahit nakatiting na pag-aalala sa kalagayan ng dalaga. Sinabi rin ni Sandra sa pari ang pagiging alkoholik ng kanyang ina na naging sanhi ng pagkakaroon nila ng responsibilidad bilang tagapag-alaga sa nakababata nilang kapatid na si Bobby. Ayon pa kay Sandra, sinubukan niyang lumapit at humingi ng tulong sa ibang kamag-anak, ngunit sa kasamaang palad ay wala ni isang gustong mamagitan. Sinubukan din nilang i-report ang pang-aabuso sa Children's Aid Society, ngunit wala rin di umanong tulong ang dumating. Dahil sa kawalan ng pag-asa, lumapit si Sandra at Elizabeth sa kanilang lolo at lola upang ilahad ang problemang kanilang hinaharap, ngunit ang tanging nagawa lamang ng mga ito ay ang payuhan ng magkapatid na pagbutihin ang kanilang pag-aaral upang makatapos at magkaroon sila ng magandang trabaho. Sa pagtungtong ni na Sandra at Elizabeth ng high school, doon nila napagtanto na hindi normal ang kanilang sitwasyon. Akala nila noong una, ang ibang pamilya ay ganoon din ang sitwasyon katulad nila. Nasanay na sila na walang nag-aasikaso sa kanila at parang lumaki na lang silang magkakapatid na inaalagaan ang isa't isa. Maging ang paghahanda ng pagkain nilang magkakapatid sa hapunan ay sila ang gumagawa simula ng maliliit pa sila. Kadalasan pa nga ay walang pagkain sa kanilang bahay kaya wala silang magawa kundi matulog nang walang laman ang kanilang sikmura. Nainggit sila sa magagarang damit ng kanilang mga kaibigan at ninais din nila na magkaroon ng bahay na may swimming pool. Sa puntong ito, doon na nag-sink in kina Beth at Sandra ang kawalan ng kakayahan at labis na hirap ng kanilang buhay. Kaya nagsimula silang mag-research na mga paraan upang patayin ang kanilang ina. Alam nila na ang kanilang ina ay may life insurance at pag namatay ito ay makakakuha sila ng $133,000 na life insurance payout. Nainggit sila sa marangyang pamumuhay ng kanilang mga kaibigan. Nag-usap silang magkapatid at napagpasyahan nilang gastusin ang perang makukuha upang makapag-travel sa Europe at magkaroon ng perang pambili ng mamahaling gamit at mga damit. Matapos nilang mabuo ang kanilang plano kung paano papatayin ang kanilang ina, ay agad nila itong ikinuwento at ipinagyabang sa kanilang mga kaibigan. Sa halip na i-report sa mga pulis ang nakakakilabot na plano ng magkapatid, ay mas lalong inudyokan pa sila ng mga kaibigan at tila tuwang-tuwa pa sila sa plano na lalong nagbigay ng lakas ng loob sa magkapatid. Bandang tanghali ng January 18, 2003, isinagawa ng magkapatid ang kanilang plano. Ginamit nilang advantage ang kahinaan ng kanilang ina. Dahil sa matinding depresyon, nagkunwari ang magkapatid na dadamayan ang kanilang ina at pinainom nila ito ng alak na may halong Tylenol 3. Ang T3 ay isang gamot na may kombinasyon ng acetaminophen at codeine. Kapag ihinalo ito sa alak ay maaari itong magdulot ng pagkaantok at pagkahilo sa taong iinom nito. Habang hinihintay ni na Sandra at Beth na umepekto ang gamot at alcohol cocktail, nakipag-usap sila sa kanilang mga kaibigan online at ang isa pa sa mga ito ay nagsabi ng, "Well, good luck and wear some gloves." Pinuno ni Sandra at Beth ng tubig ang bathtub at saka dinala ang kanilang ina sa banyo. Pagkatapos magsuot ng latex gloves na payo ng kaibigan, tinulungan ni na Sandra at Beth ang kanilang ina na makaakyat ng bathtub at minasahe ang katawan nito. Inutusan ni Sandra ang kanyang ina na dumapa para ma-scrub niya ang kanyang likod. Ginamit ni Sandra ang kanyang kamay na may guwantes at isinubsob ang ulo ng ina sa tubig para hindi ito makahinga. Matapos ang 4 na minuto, pinakawalan ni Sandra ang ulo ng ina ngunit hindi na ito humihinga. Matapos ang pagpatay, lumabas ng bahay ang magkapatid at sumama sa nobyo ni Sandra at isa pang kaibigan upang mag-celebrate sa isang restaurant. Nagpunta sila sa Jack Astor sa Mississauga's Square One Shopping Center na nagsilbi din nilang alibay. Pasado 10:30 na ng gabi na makauwi ang magkapatid. Tumawag agad sila ng 911 at inireport ang nadat ng kalagayan ng kanilang ina. Tila alalang-alala ang magkapatid para sa kanilang ina at pinayuhan silang alisin ang katawan ng ina sa bathtub at subukang i-resuscitate. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakabalik pa si Linda. Nang dumating ang mga otoridad, pinaniwalaan nila ang kwentong sinabi ng magkapatid. Naging matagumpay ang kanilang plano nang matukoy ng mga investigador na namatay si Linda sa kalasingan at pagkalunod. Nang eksaminin ang katawan ni Linda, natukoy ng isang pathologist na napakataas ng alcohol level, codeine at acetaminophen sa katawan ni Linda na naging sanhi ng pagkamatay nito.
Inilibing si Linda sa Assumption Catholic Cemetery sa Mississauga, Ontario at nagpatuloy ang kanyang mga anak na babae sa kanilang buhay at nanirahan sa kanilang tiyahe na kapatid ng kanilang ina. Ang bunsong kapatid naman nilang si Bobby dahil 3 years old pa lamang ng panahong iyon ay tumira sa isa pang kamag-anak ng pamilya. Ang magkapatid na babae ay nakatanggap ng $130,000 habang si Bobby naman ay nakatanggap ng $65,000 mula sa life insurance payout ng kanilang ina. Isang taon nang lumipas, patuloy pa rin pinagyayabang na magkapatid ang pagpatay nila sa kanilang ina sa mga kaibigan at bagong kakilala. Malimit mag-inom ang magkapatid at malimit din silang nasa mga parties kaya marami silang naging kaibigan. Ngunit isang araw ay naikwento nila ito sa isang lalaking kaibigan online na siyang naglakas ng loob na i-report ang pangyayari sa Peel Regional Police. Sinuri ng mga pulis ang kanyang computer at doon nila natuklasan ang pakikipagpalitan nito ng mensahe kay Sandra kung saan sinabi nito na hindi aksidente ang nangyari sa kanilang ina kundi pinlano nilang magkapatid ang pagpatay. Ginamit ng mga pulis ang binatilyong ito upang magsagawa ng isang underground operation upang makakuha ng ebidensya na maaaring gamitin sa korte upang muli nilang mabuksan ang kaso ni Linda. Nag-provide ang mga pulis ng isang sasakyan na wired na may nakatagong video camera upang mai-record lahat ng usapan tuwing magkikita ang binatilyo at si Sandra. Matapos ang isang buwang pagmamanman, nakakalap ang pulisya ng sapat na impormasyon mula sa kanilang pagkikita. Nakasaad sa recording na ikinuwento ni Sandra sa binatilyo kung ano mismo ang nangyari noong gabing namatay ang kanilang ina. Maraming mga detalyeng ibinigay si Sandra habang nakikipagkwentuhan ito sa binatilyo. Tila walang bakas ng kahit na anong pagsisisi sa boses ng dalaga na parang isa pa ito sa pinakamasayang pangyayari sa kanyang buhay. Sina Beth at Sandra ay naaresto noong January 21, 2004. Habang nasa kustudiya ng pulis, umakto ang magkapatid na tila hindi nila alam kung ano ang nangyayari at para mas makatawag pa ng maraming atensyon, nag-post pa si Sandra ng hubot-hubad na larawan sa social media. Nang gabing iyon ay magkahiwalay na kinwestiyon ng mga pulis ang magkapatid. Habang nasa interrogation room ang dalawa ay masugid namang inimbestigahan ng ibang pulis ang bahay ng pamilya Anderson at matyagang kinontak ang mga nakausap ng dalawa isang taon na ang nakakalipas. Ngunit kahit magkahiwalay na kinwestiyon ng magkapatid, halos parehas lamang ang kanilang naging sagot. Itinanggi nila ang pagkakadawit sa pagkamatay ng kanilang ina, subalit kahit ganoon ang sagot ng magkapatid, tila may kakaibang ikinikilo si Sandra. Hindi siya mapakali at balisa sa kanyang upuan kaya't ininterrogate pa siya ng ilan pang oras ng mga pulis at di kalaunan ay ipinagtapat ni Sandra ang kanilang ginawang pagpatay kay Linda. Pagkatapos nitong ipagtapat ang krimen na kanilang ginawa ay humiga ito sa sahig habang umiiyak. Sa kabilang silid naman si Elizabeth ay patuloy lamang sa pagtanggi sa mga pulis. Pinanindigan niya ang kanyang kwento at lakas loob niyang sinasagot ang mga katanungan na ibinabato sa kanya ng mga pulis. Pagkatapos ng mahabang oras na interrogation kay Elizabeth ay nag-request siya na makausap ang kanyang kapatid. Pumayag ang mga pulis at hinayaan nilang makapag-usap ang dalawa. Nang makapag-usap ang magkapatid, gumawa sila ng isang scheme kung saan itatanggi nila lahat ng akusasyon. Pagkatapos mag-usap ay naghiwalay ulit ang dalawa para ipagpatuloy ang interrogasyon. Tinanong ni Sandra ang pulis kung makukulong ba siya kapag nagsinungaling siya sa mga pulis. Gusto niyang palabasin na lahat ng confession na kanyang ginawa ay kasinungalingan lamang. Nagawa lamang di umano niyang umamin upang paglaruan ang mga pulis. Hindi naniwala ang mga pulis ngunit dahil walang nangyaring confession ay hindi maaaring ipagpatuloy ang lahat sa korte. Nagpadala sila ng isang computer expert sa bahay ng magkapatid upang suriin ang kanilang mga computer. At di nagtagal ay nakakuha sila ng matibay na impormasyon na maaaring gamiting ebidensya laban sa magkapatid. Natuklasan ng mga pulis na matagal nang masama ang loob ng magkapatid sa kanilang ina. Base pa sa nakalap na impormasyon sa computer, mas inuuna ni Linda ang gumastos ng pera para sa alak kaysa bumili ng pagkain at pangangailangan ng kanyang mga anak. Natuklasan din ng mga pulis na sina Sandra at Elizabeth ay ang pinakamatalinong estudyante sa kanilang klase at nag-e-excel sa kanilang paaralan, ngunit nang magsimula silang magplano ng krimen ay tila nagbago ang mga dalaga at nagsimulang gumamit ng ipinagbabawal na gamot at uminom ng alak.
nakita rin ng mga pulis sa computer na nag-research ang mga dalaga kung gaano kadami ang kailangan gamiting Tylenol upang magkaroon ito ng nakamamatay na epekto. Ito ay malinaw na ebidensya ng first degree murder. Habang sinusuri ang messages sa computer ng mga dalaga ay natuklasan nila na may pangatlong suspect na dawit sa krimen. Isa sa mga chat na ito ay naganap isang linggo bago ang pagpatay kay Linda. Ito ay sa pagitan ni Sandra at ng kanyang kasintahan at ito ang nagsilbing ebidensya para akusahan ang kasintahan ng sabuatan. Base sa online conversation ni Sandra sa kanyang boyfriend, tinanong nito kung pinainom ba nila ng Tylenol 3 ang kanyang ina. Idinagdag pa nito na dapat kasama iyon sa kanilang game plan na parang kinu-coach pa nito si Sandra. Nagmungkahi din ang lalaking ito kung paano nila malilinlang ang mga pulis. Ito ang nagsabi na kailangan nilang lumabas ng bahay pagkatapos nilang makumpirma na patay na ang kanilang ina para makagawa ng perpektong alibi. Sinundan pa ito ng mensaheng, "I'm involved this much and I'm willing to help you out with any of it." Sa mata ng korte, ipinakita ng mga pag-uusap na ito na merong naganap na sabuatan sa pagkamatay ni Linda, kaya't ang boyfriend ni Sandra ay kinasuhan rin. Pinatunayan ni Sandra na ang kanyang boyfriend ang nag-supply ng Tylenol na ginamit nila ni Beth ng gawing iyon. Kinumpirma din ng isang testigo na ang binata ang nagbigay ng ideya sa dalawa upang makagawa ng perpektong alibi upang malinlang nila ang mga pulis. Dahil sa mga pinagsama-samang ebidensyang nakalap ay nabuksang muli ang kaso ni Linda Anderson at sa pagtatapos ng paglilitis, kumbinsido si Justice Bruce Duncan na sina Sandra at Beth ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanilang ina at hinatulan sila ng first degree murder. Ang kasintahan naman ni Sandra ay napatunayang nagkasala rin ng conspiracy. Nakatanggap ito ng 18 buwang sentensya at nag-file ang kampo nito ng appeal, ngunit agad naman itong binasura ng Korte Suprema ng Canada at pinagtibay ang conspiracy conviction. Kalaunan, binawasan ng korte ang hatol at ibinaba ang sentensya sa 8 buwang pagkakakulong at 4 buwan naman na under surveillance. Bagamat ang magkapatid na babae ay 15 at 16 anyos pa lamang nang gawin nila ang pagpatay, ang kanilang edad ay hindi otomatikong nangangahulugan na sila ay masesentensyahan sa ilalim ng Youth Criminal Justice Act. Sinubukan ng Crown na hatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang magkapatid, ngunit pagkatapos ng mahabang yugto ng paghatol, nagdesisyon si Justice Bruce Duncan na huwag bigyan ng adult sentence ang magkapatid. Dahil dito, noong June 2006, ang magkapatid ay nahatulan ng 6 taong pagkakakulong at 4 taon naman na under surveillance. Pinaghiwalay ng kulungan ang dalawa at pinagbawalan na makipag-usap sa isa't isa habang sila ay nasa kulungan. March 2009, tinangka ng kanilang ama na palayain si Beth upang makapag-aral ito ng college, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ayon sa psychiatrist na sumuri kay Beth, kailangan pa nito ng counseling upang malagpasan nito ang physical at emotional trauma na naranasan niya ng kanyang kabataan. Sa kabila ng oposisyon ng Crown, pinalaya si Sandra sa isang halfway house noong 2009 at pinalaya naman si Beth noong 2010. Habang under surveillance pa din ay pinagbawalan sila ng korte na makipag-date, pati ang pag-inom ng alak ay pinagbawal din at pati paggamit ng droga. Katapos makalaya, nagpatuloy ang buhay ng magkapatid. Nagtapos si Sandra sa Universidad ng Waterloo kung saan nag-aral siya ng geophysics at nakatanggap pa nga ng $2,000 na scholarship na naibigay ng isang negosyanteng nagngangalang Andreas Cordsen. Nagkaroon din siya ng isang anak. Sumailalim siya sa mga taon ng therapy upang makarecover siya sa kanyang mga nakaraan. Ayon kay Sandra, meron pa rin siyang mga bangungot mula sa kanyang magulong kabataan. Si Elizabeth naman ay naiulat na ngayon ay may asawa na at isang anak. Nakapagtapos rin siya ng abogasya sa University of Ottawa. Nagtrabaho bilang isang article student para sa isang Toronto criminal defense lawyer noong 2015 at ngayon ay isa ng abogado. Ayon kay Sandra sa isang interview, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang kanilang ina. Isa itong masipag na babae na pinilit silang buhayin kahit na napakahirap ng sitwasyon nito noon. Dahil maliliit pa sila, hindi nila alam na dumaranas pala ng trauma at depresyon ang kanilang ina. Lubos niyang pinagsisisihan ang kanilang nagawa at habang buhay niya di umanong dadalhin iyon sa kanyang konsensya. Ang kwento na magkapatid na ito ay naging inspirasyon para sa mga pelikula kagaya ng Perfect Sisters na ipinalabas noong 2014 at ang Deadly Sisters noong 2015.
Marami ang nagsabi na naging isang pabayang ina si Linda kaya nagawa ng kanya mga anak na siya ay paslangin. Dahil sa namuong galit sa ina, nagawa nilang kumitil ng buhay. Ngunit totoong karapat dapat lang ba kay Linda ang nangyaring pagpaslang sa kanya? Tama bang magtanim ng galit sa ating puso o mas dapat nating piliin ang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon?